O, asa mo nakuha yung lupa na yan? Sa mga paso. Ah, dito yung paso ng pangit ang nakalagay? Ayun, tigil mo lang ng lupa. Lalo lupa lahat yan. Bali yung paso na pangit ang nakalagay, pinagsama-sama mo lang yung lupa nila. Yeah. Tapos dudurugin mo ngayon. Yeah. Tapos imimix ng ipa. Yung parang yung ipa mo, fresh na ipa. Kakabayo lang. Pwede na ba to? Oo, pwede na yan. Kasi bakit ahaluan ng ipa para lang lumuwag yung lupa para hindi siya tumitigas? Bagay, mas mag-ano pa na didikomposo na ata pag nabasa. Oo. Patagalan yan, ano, nabubulok na rin. So, pag nabulok, parehas na lang na rin yun. Yung pag may bulate, aalisin mo yung bulate kasi, ano siya, pag galaw niya, nababangga niya yung mga ugat nung bougainvillea natin. Nagiging cause din yun ng pagpangit pagka nasisira yung mga ugat niya. Hindi maganda pag may bulate. Nasisira yung mga ugat. Haluan na natin. Sige. Parang ang dami nung ipa mo, huwag mo lalagay lahat. Saan ba galing yan? Kapitbahay. Kapitbahay mo. Marami pa? Binibili pa namin yan. Alam mo, 30 pesos isa. Kaya lang, kailangan deliver sa amin. 30 pesos isa. Eh, makatatlo ka lang, 90 pesos na. Sige, marami ba? Okay na. Hap, hap. Hap gawin mo. Baba mo? Okay na muna yan. Tapos tignan natin pag nahalo. Yan, CJ, papanoorin mo yung sarili mo at ikaw ang bida dito. Ano pala, konti pa. Kasi pagka yung ano, nahalo yung lupa, aray ko. Maya, haloin mo muna. Ayan, gagawa daw po kami ng vlog ni CJ. Gagawa kami ng channel ni CJ kung saan combine kami. Siya ang worker, ako ang ano, discusser. Ano ba tawag doon? Farm to table. Maggagawa daw kami ng, magtatanim kami ng mga gulay dito sa school. Tapos yung mga harvest namin gulay, iluluto. Kasi po itong si CJ, eh, magaling magluto. So ako lang ang taga-video, ako taga-explain. Siya taga-gawa. Tapos meron kaming isang co-teacher dito. Ma'am Gina, halika na dito, nagba-vlog na tayo. Bagong content, bagong channel. From farm to table. Magaling to magluto eh. Ayan, haluin lang po mabuti para mag-equal yung mixture nila ng lupa at saka ipa. Pero wala namang bang bato, CJ? Meron. Okay lang kasi nga yun. Tanggalan ko na to kanina. Pero oo, okay lang yan para mabilis ma-drain yung tubig kapag dinidiligan. Oh, minsan niya, ako nga sinasadya ako pang haluan talaga ng buhangin, ng bato, ganon, na maliliit. Para hindi nai-stack yung tubig sa loob. Kasi po yung aming mga bougainvillea ditong nakapaso, matitigas na yung lupa, ayaw niyang mag-usbong ng panibago, ayaw na niyang lumaki. Naka-intact na siya, kung anong itsura niya, yun na siya. So, aalagaan natin ngayon yung bougainvillea dito sa school. Tingnan natin kung magkakaroon ng improvement. Siguradong gaganda to kasi hindi naman ibebenta. Sa garden po kasi, kaya hindi nakakaganda. Dahil pag maganda na, nabibili. So, hindi siya makapormang mabuti. So, dito po sigurado gaganda to. Huwag lang makukuha ng iba. Huwag lang makukuha ng iba. Tingnan nyo po, oh. Bougainvillea po ito. Yes, hindi po ito panggatong. Dito damo. Tingnan nyo po, buhay, oh. May mga sprout siya in every nodes. Kaya lang, ganyan po ang itsura niya. Ayan, yan po ang gagandahin natin. Pipilitin nating alagaan. Tingnan nyo, oh, buhay siya. May mga sprout siya. Ayan, kapag naalagaan natin to, gaganda to. At lang magkakaroon ng flower yan in every nodes. Ganyan siya, di ba, kawawa naman. So, pagka kami naka-break dito sa school,
Itong bougainvillea dito ang napagtitripan. Dahil alam ko malaki pa ay gaganda nito eh. Hindi lang na, ano, hindi lang napagtutuunan ng pansin. Hindi na mamahal. Hindi na mamahal. Hindi na mamahal. So, okay na. Halong-halo na. Lupa at ipa. So, hindi masyadong marami yung ipa. Huwag nyo pong idadamihan yung ipang masyado. Para equally, 50% lupa, 50% ipa. Okay na po. Huwag po masyadong maraming ipa. O, okay na yan. So, as ano ngayon ang gagawin natin next? Ipat na natin sa paso. O, kunin natin yung paso. Ipunin mo dyan yung paso. May dala akong 6 lang. 6 pieces lang. So, yun lang. Sugalan mo lang ng paso yun. 9 lang to maliit. 9 lang yung maliit. Walang sira. Baka mamaya sira na, sayang. Yung paso? Oo. Meron. Baka may crack. Ayan yung may crack na yan. Huwag mo nang isama. Hindi, 8 lang lahat. 8 na maliliit. Uh-huh. 6 lang tong, ayan. May dala po ako. Nagdala na ako ng itatanim. Kaya lang napakarami palang paso. Napasubo yata ako. Nakahilera paso. Marami pa pong bakante dito. Kasi pangit nga po yung nakalagay. So, papalitan ng maganda-ganda ni medyo fresh. Ito po kasi yung dala ko. Oh. Ayan. Ordinary variety, scarlet, tsaka bloody red. So, 6 lang muna. Gusto mo, tara, kuha tayo. O, game. Tanim na. Paano ba? Lalagyan muna ng lupa? Yes, lupa muna. Tapos, yan, lupa muna. Gegi pa, kasi malalim eh. Uy, sobra naman. Ipantay mo. Ipantay mo yung lupa. Ayan. Tapos itayo mo to. Oops. Oo. Itayo mo. Kapag, ayan, pantay na siya, di ba? So, pantay lang dito sa labi ng paso. O, okay na yan. Yung lupa ba magandang dito? Oo. O, pantay mo lang kasi bababa pa yan pagka diniligan. Wala tayong gunting, no? Pero okay lang yan kasi ano na yan, maugat na. Sana may gunting na ibibiyakin mo sa magkabilang gilid. At, oo, kasi baka pag nagalaw yung lupa niyan, ala na. Problema na yan. Maganda sana kung puro rare varieties ang tatanim mo dyan sa paso. Ano? Ang ganda nun. O, game. Tapos manghingi tayo ng pampintura, repaint natin yung paso. Pabayad niya si sir. Na ano? Magpipintura. Kailan? Nung paso. Ah, ano ba available color dyan? Blue? Ah, blue ang gagawing pintura? Hindi. Ang available lang dyan, blue. Ah. Eh, anong kulay yung... Ay, hindi blue, ma'am. Ano? Ang pangit mo. Green. Okay, press lang ng konti. Yung gilid, i-press mo. Marami yan. Hindi, yung gilid, teka lang. Ayan, oo. Marami ka pang mailalagay dyan. Gitna na ba? Okay. Okay, punuin mo ng lupa kasi ano, dahil nga maluwag yung lupa mo, buhaghag, ano ba tawag sa English nun? Ayun, pag diniligan yan, bababa pa yan. Ayan, okay na yan. So, saan natin pe-place ngayon? Gilid mo muna dito sa lilim. Ayan. Sa lilim. Ayan, dyan. Oo. Tapos didiligan pag yari na tayo, ha? Kailan ilalabas dyan? Mga 2 weeks siguro. Pwede nang i-partially shaded. Huwag mo agad ipu-full sunlight, ha? Partially after 2 weeks. O, sige. Mahilig kasi ko sa halaman. Bago pa lang ako dito, puro yan ang yung lagi kong ginagawa. Teka muna, dyan mo sa lapag ibaba. Yan. Tapos dyan mo gupitan ng tatlo. Tatlong gilid. Oo, tatlong gilid. O yan, tingnan ko nga. Tanawin ko lang. Ayan, oh. Oh, ayan. Oo, tapos, o di makukuha mong buo, di ba?
pigilan mo ng paa yung plastic. Nang isang paa mo. Kailangan mabuo yung lupa para hindi magalaw. Go. Gitna mo. Yan. Tapos idiretso mo ha. Okay na yan. Tapos pag stable na yung mga ginalaw natin na yan, tsaka na tayo magpapataba. Ay, hindi agad pinapatabaan? Hindi muna eh. Wait mo muna. Basta didiligan mo ha, doon mo ipupwesto sa malapit sa hose mo para sure na nadidiligan. Kahit tinatamad ka, okay lang. Saan yun? Saan ba yung hose mo? Ah, oh, okay pala. Ililipat ko yung hose dyan. Dilipat yun eh. Pag nagdidilag ako, pagtapos doon, lipat ko na naman dito. Pagtapos dililipat ko. Basta yung malapit lang sa diligan mo para hindi matutuyo. Yan, nakakatatlo na kami. 6 po ito. Babalik po kami pagkatapos na. Dahil ito, isasama natin to. I-rescue. Kasi may buhay pa siya, ano lang, halos almost dying, pero buhay pa. May pag-asa pa siya, i-rescue natin to. Mamaya. Eh hindi, kailangan palitan ng lupa yan. Dito pa rin sa Pasuna to? Doon na lang sa Pasuna yung maganda-ganda. Hindi, bakit? Ayaw mo bang gamitin iba? Ito isa. O sige, sige. Okay na yan. Hindi naman siguro magalit pagka sinira natin itong pasoon. Ano ba yan? Ano yung plastic? Timbal? Oo, sirain mo na. Sakripisyo na eh. Sira naman talaga yan eh. Masag yun. Kung tataob mo ba, isahurin mo yung kamay mo, sahod mo yung kamay mo, tsaka mo itaob. Ba ganyan? Mangalis ba? Ayaw, matigas? Ayan, no, maalis na yan, maluwag na yung gilid eh, oh. Ganunin mo lang. Ganun mo. Para lumuwag, oh. Diba? O, oh, ngayon mataob mo, oo. Oh, oh. Ayan. Bababa mo muna, bawasan mo ng ibang lupa. Bawasin mo yung ibang lupa kasi matigas siya eh. Kamayin mo na lang. Masira yung ugat. Ayan. Okay na, huwag mo masyadong alisin lahat. Dapat nga yan, ugat na lang ititira eh. Pwede naman natin mo. Huwag na, baka hindi mo mabuhay. Okay na yan. At least nabawasan. Dalawang puno. Dapat magkaiba kulay. Yan. Yan. Okay na yan. Sige. Di ba natin titriman, ma'am? Pwede titriman natin mamaya. Kasi sayang, ang pagtinrim mo kasi eh, may mga sprout na eh. May lalabas ng dahon. Siguro kung maganda yung mga patay na dahon na lang, ialis mo muna. Kasi baka mamaya yung lalabas na yun, baka flower yun eh. Meron na ano. Sayang naman. Ito, yung mga patay na sangang ganito. Ito na lang. Patay ba? Sige, yun na lang. Buhay eh. Kahit dito ka na lang. Sige, sige. At tamo buhay, oh. Buhay. Yung mga green na gano'n, no, ibig sabihin ng buhay, ano. Sayang.
Yes po, ano po yun? Yes po. Ay, yung pangalan? Diniliver na po yung ating pin sa Google AdSense. So, makukumpleto na natin yung details for monetization. So, makakapag-start na tayo mag-withdraw. ng ating revenue. Makakapag-start na tayo mag-withdraw ng revenue. Okay, ito po. So, ngayon, ipupuesto lang namin. Salilim pa rin po, partially. Hindi partially. Actually, shaded area talaga. Sa sobrang init po kasi dito. So, tsaka natin didiligan. Then, ayan, binigyan ko na siya ng 2 weeks. Sabi ko, after 2 weeks, tsaka namin lalabas sa partially shaded area. Ito, ibig sabihin, ayan, may mga bakante pang paso. Lagyan ko din daw yan. So, babalik po kami, pupunta kami sa garden mamaya at pipili kaming panlagay doon sa mga bakanting pasupa na yan. Kasi may sobra pa rin naman ng lupa. Meet Ma'am Lizelle. Ma'am Lizelle, say hi! Shy type. Shy type. Pagka talaga mga ano eh, mga magaganda, ayaw pakita yung kanilang face. Dilig na tayo. Yes, dilig na tayo. Okay pala, dapat dito tayo mag-ipon ng halaman, pinakamalapit pala sa ano, sa host. Tiyagaan lang pagdidilig, mauubos oras mo. Sana ko 'yan lang trabaho. May butas ba 'yung paso? Meron siya din. Tumatagas na. Bababa rin lupa na yan. Pagka kasi lupa, bumababa. Pagka buhangin, hindi na. Kung ano na yon. Hindi mas maganda yung ibig sila yung buhangin? Hindi. Yung buhangin, ginagamit ko lang yung pure river sand kapag malaki yung puno. Pero pagka ganyan mga stick lang, lupa lang yan. Lupa't ipa lang, okay na. Magta-try kami magbenta ng cuttings. Kasi ang dami ko ng mother plant ay nagwa-wild na sa likod bahay. Sabi ko magbawas ng cuttings. Pero sa Shopee bebenta. Hindi, sa Shopee para mura shipping. Okay, sige. Mahina kasi signal eh. Nagpapa-load sa GCash. Eh, mahina signal eh. Ayaw mag-load eh. Sabi ko, pag niresend ko, baka madoble. Baba mo kaya, mahuhukay naman yan. Yan, pag nakalilim na ganyan, kahit every other day ang dilig. Kaya lang naman obligado na every day na dilig dahil mainit ang panahon. Pag naka-full sunlight na, pero pag nakalilim, every other day is okay na. Masasobrahan naman sa tubig pagka every day ang ginawa mo, tas nakalilim. Pag nasobrahan sa tubig, nabubulok yung ugat. So, wala rin. Mamamatay din siya. Ang dami pong kaartihan actually ng bougainvillea. Kailangan mo lang mapag-aralan siya. Kasi hindi basta, ayun na, ganun na siya. So, kailangan mapag-aralan mo rin kung ano yung gusto at ayaw niya. Kung talagang ano, gusto mo mag-alaga ng bougainvillea. Ang ano ko lang po dito, yung para ka lang nag-aalaga ng anak. Kailangan din malaman mo kung ano yung gusto niya para hindi siya umiyak. Ganun. Kailangan mapag-aralan mo kung ano yung gusto niya. Kaya nga po, nandito kami, gumagawa kami ng mga tutorial na videos about bougainvillea, baka sakaling makatulong sa inyo. Ayan. Okay po, that's all for today's vlog. Tapos na po kami dahil wala na po kami maitatanim dito sa malalaking paso na to. May natira pang lupa na may mix na ipa. So, pag sinipag to, pupunta kami sa garden mamaya para makakuha kami pantanim sa malaking paso na to. Ilan pa? 3, 4, 5, 6 pa ng bakante. Pag tinamad, bukas na lang ng umaga pagpasok ko, magdadala ko. Ayan. That's all for today's vlog. Kahit nasa school, gumagana ang pagbablog kasi po kailangan namin ayusin yung mga halaman dito. Sabayan na ng vlog para ano yung 2 birds in 1 stone. Okay? Yes, mas productive. Thank you po sa inyong lahat. Thanks for watching. See you next vlog.